Okay, isang magandang araw pong muli sa ating lahat. Tayo po'y nagbabalik. Welcome pong muli sa aking channel, Feel Ko, Feel Mo. And sa ating pong lesson sa araw na ito ay ang vowels or patinig po. Tayo po ay natapos na sa consonants or katinig po sa lesson 1. So kung sino pa po ang hindi pa nakakapanood nito, maaari nyo pong bisitahin po sa aking channel para ito po'y inyong mapanood at mapag-aralan. Meron din pong link po sa baba, pwede nyo po siyang i-click para makapunta po kayo dun po sa previous tutorial po natin. So habang tayo po ay nag-aaral, may mga inihanda rin po akong mga links po ng writing activities po natin. Makikita nyo rin po ito sa description box sa baba para masabayan po natin po yung pagsulat. So once again, maaari nyo po siyang i-click at pwede nyo pong i-download or pwede nyo rin pong puntahan po ang Facebook account po ng Philco, Philmo, para ito po yung inyong ma-download. So tulad po ng nabanggit ko po sa mga nauna pong mga video or tutorial po, ang Hangul ay binubuo po ng consonants or jaum at vowels or muum. So atin na pong natapos po yung consonants at magsisimula na po tayo ngayon dito sa lesson 2 po sa vowels. So ang vowels po ay binubuo po ng 10 basic vowels, which is yung mga naka-highlight po ng blue. And then, meron po tayong 11 complex vowels, which is ito po yung mga naka-color white naman. So, a total of 21 po. So, paalala pong muli, huwag po tayo masyado pong mag-focus po sa mga romanization. Kasi habang ako yung nag-aaral din po, iniisip ko rin po bakit ganito yung romanization ng iba. Bakit ganito naman sa iba na nagtuturo. So, mas malilito lang po tayo. Huwag po tayong masanay doon sa mga romanization na nababasa po natin. Makakatulong po ito. Okay? Makakatulong po ito, pero mas mabuti pong pakinggan natin mabuti kung paano po ito binibigkas. At ano po yung kahalintulad po nito sa atin pong lengguahe. So, by the way po, mas madali po kasing isulat po yung mga vowels kumpara po sa consonant dahil straight lamang po ito. Straight lines lang naman po sila. So, start na po tayo. So tulad po ng abakada, nagsisimula rin po yung vowels po nila sa A. Pag binasa po siya, hindi po A, kundi A. A. So ganito po siya isulat. So sundan na lang po natin kung tayo po ay nakapag-download na at nakapag-print na po ng mga inihanda ko pong exercise. Kung hindi man po ay pwede rin naman po sa mga sarili po ninyong notebook or papel. So ganito po siya isulat. Okay, ito naman po yung mga fonts po niya. Kung mapapansin po natin po dito, sa taas po, sa pinakadulo, sa right side, bilog po ang gamit imbis na line. Pero pare-pares lang naman po sila na A. Okay, punta po tayo sa next vowel. Ito po yung tinatawag po na O. O. Okay, kung makikita nyo po yung romanization is IO. Hindi po IO ha. Hindi po IO ang basa, kundi O. Meron po tayong dalawang O. Baka malito po tayo. Ito po yung bigkas po ng bibig po dito is mas malaki. So, O. Para lang po siyang baliktad na A kung isulat. Tingnan po natin. Okay, sabayan po natin muli. Okay. Katulad po ng nauna, dito rin po. Bilog din po ang gamit. Pero sa iba po, puro lines po. So, madali lang po siya. Okay, ito po yung sinabi ko po sa inyo kanina na parang isa pa pong O. Ang base naman po rito ay O. O. So, mas bilog po yung pagkakabuka po ng bibig. So, ang romanization po niya is O lang po talaga. So, mas madali po siyang maalala. So, para po siyang baliktad na letter T, mas maliit nga lang po kung isulat. Okay. Sabayan po natin. Yan po, pare-pares lang naman po sila rito. Yung mga fonts po nila. Punta po tayo sa next vowel po natin. Okay, hindi po ito U ha, U. Kundi ito po ay U. Kumbaga sa A, E, I o U ng abakada, U. Parang baliktad lang din po siya ng O. So ito po siya isulat. Yan, yung parang maliit na letter T. Okay po ba? So, ito po yung mga fonts po niya. Halos pare-parehas lang naman din po. Okay. Ito po yung
vowel na medyo mahirap umpik kasi po sa iba. So kung isulat po siya, isang horizontal line lang po. Pero yung pronunciation po niya, tingnan po muna natin yung romanization niya. EU. Hindi po siya EU ah. So parang pag binikas po siya, sorry for the word po, para po tayong nangigigil or nadudumi. Yan. So ganun po siya. Okay, madali lang po, di ba? Okay, isang guhit lang po pahalang. So punta po tayo sa next vowel. So halos kaparastan din po ng E natin. Wala lang pong tuldok sa taas, E. Ito po yung inila, isang vertical line po. Isang guhit. Madali lang po. Pare-parehas lang naman din po. Okay, punta po tayo sa next vowel po natin. Ito po yung tinatawag na ya. Ya. So, kung kumpara po sa A, na isa po yung guhit po sa gitna, dito po sa ya, dalawa po. Yan, dalawa yung guhit po niya. Kung isulat po siya, ganito. Ikisabayan po natin. Okay po ba? Kung makikita po natin sa mga font dito, dito po bilog na naman ang gamit. And then dito po medyo nakahiwalay po siya. Pero pare-pares lang naman po. Okay? Punta po tayo sa next vowel po. Yo. Yo. Kung naalala niyo po yung O kanina, O. Ito po is Yo. May Y po sa una. So, dito hindi po Yeo ha. Yo. Kung makikita niyo po, lagi ko po nilalagyan po ng ganito. Para mas mabilis nyo pong maalala po. Kasi baka pag hindi ko po ito nalagay, maalala nyo is yeo. Or basahin nyo as yeo. Hindi po ganun. Yo. So, ganito po siya isulat. Parang o lang din po, pero dalawa po yung guhit sa gitna. Okay po. Kung makita po natin po dito, dalawa rin po. Yung medyo kakaiba, bilog po dito, and then dito medyo nakahiwalay po to. Tapos isang line, pataas, and then pababa po, na vertical line. Okay, ang next vowel po natin is yo. Yo. So, kung ihahambing po natin sa O kanina, ito po ay dalawa rin po yung guhit. Okay po ba? So once again, dito po, yung font po niya, nakahiwalay po dito, and then line pa diagonal, and then hindi po pinutol, kundi dinaretso po dito. Pero parehas lang po siya ng ibang U. Punta po tayo sa next vowel po natin. Ito po yung tinatawag na U. U. So ito po siya isulat. Sabayan po natin. Okay. Kaya nga po sabi ko po sa inyo kanina, hindi po yung U po, huwag niyo pong babasahin as U kasi ito po yung U sa kanila. Okay. Ito naman po yung mga fonts po ng U. Halos pare-pares lang naman po sila dito sa video po na ginagamit po natin. So, ito po muna yung 10 basic vowels review po tayo. O. 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 Yo, 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 yan po yung mga medyo mahirap po na pronunciation at nakakalito po. So dito po muna tayo magtatapos po sa part 1 po natin sa lesson 2 which is yung basic vowels. Maaari nyo pong balikan po yung tutorial po for pronunciation po. And makikita nyo po yung link po ng lesson 2, part 2 po sa baba. At pwede nyo rin pong balikan po yung previous topic natin po. Ng mga consonants, makikita nyo po yung mga links po sa baba or pwede nyo pong bisitahin po yung channel. So, kung nag-enjoy po kayo, don't forget to hit the like button, please subscribe and click the notification bell po para updated po tayo sa mga susunod pong mga tutorial po natin. So, thank you po again for watching.